Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna show you how I make this fan art inspired by the movie Through Night and Day, using acrylics, oil paint, and graphite pencils. So if you wanna know how, please keep on watching! Okay. First, let's start with the painting of Aurora. The cardboard that I use for this is yung back part ng old sketchbook ko na canson watercolor pad, size 12x16. And landscape painting lang naman yung gagawin natin, so hindi na kailangan ng full details, kaya naisip ko na okay lang gamitin to. At wala lang talaga akong canvas dito. Nagpapalusot lang ako. Yun talaga number one reason nun. At pinaint ko lang siya ng black acrylics para mabilis lang siyang matuyo. At pwede na ulit siya patungan ng panibagong paint. Approximately 5 to 10 minutes tuyo na siya. Then, next nating i-paint yung sky. I use transparent colors like primary magenta, ultramarine blue, and sap green. They call it transparent because it's almost the same colors as the background. Oh, English yun, Mars. Wag kang ulit siyan. Usually, mga dark color siya. Hindi pa natin makikita yung kulay niya for now, pero mamaya makikita natin how transparent colors reflect on our painting. Basically, wala siyang pattern kung saan mo siya ilalagay. Kahit saan lang basta sa part ng sky. Then, gagawa na tayo ng pattern ng Aurora Borealis. I use the paint directly to draw the northern lights. Ang ginamit kong color dito is English light green mixed with titanium white. Wala din akong sinunod na pattern dito. Basta kung anong wave lang ng aurora yung gusto ko, yun lang yung ginawa ko. Kahit ilang layer, keri lang yan. Ganun naman kasi talaga yung aurora. Wala siyang perfect shape, angle, or direction. Parang smoke lang kasi siya sa sky. Off muna natin yung spotlight kasi nagre-reflect yung kulay, hindi ko makita yung painting. Okay, proceed. Gumamit ako dito ng size 8 flat brush to stroke upward the pattern of Aurora that we make. Dapat pataas siya, pa-upward. Kasi as you watch some videos on YouTube of Northern Lights, it looks like dancing lights or smoke in the sky. Ang ganda. So, ganun yung pattern niya. Gumawa din ako ng extra clouds to add more accent sa sky. Same color lang din, light green and titanium white. Pinag-mix ko lang. And I blend it using big round makeup brush. Wala din siyang pattern. And pa-circle-circle lang yung motion hanggang ma-achieve natin yung smoke look sa sky. Tapos, gagamit tayo ng dry synthetic bristle brush. Yung normal na ginagamit pang paint sa wall, i-stroke natin or ibabrush natin pataas para magkaroon ng natural wave yung aurora na pinaint natin. One direction lang dapat, pa-upward lang. So, ngayon nakikita nyo yung natural effect na nagagawa niya sa painting. So, dito na natin makikita yung effect ng transparent colors. As you can see, bukod sa light green, meron siyang mixed colors na red, blue, and green. Kasi nag-blend yung nilagay nating transparent colors sa light green. So now, we have multiple colors of Aurora Borealis. Then, let's proceed to the mountain painting. Gumamit ako dito ng sap green, yung pinaka-dark green na meron ako dito. Pwede din kayo gumamit ng black or blue para sa mountain. Pero ako, mas preferred ko gumamit ng green para mas mukhang nature effect, di ba, kapag ka-green. At wala din tayong sinunod na pattern ng mountain. Kahit ano lang, basta pa-triangle at magmukhang mountain, keri na yan, dai, push na yan. Then, gumamit ako ng palette knife para sa pag-apply ng snow effect sa mountain. I use titanium white for this. Then, light lang yung pag-apply. Kahit saan lang din. Kasi wala din namang perfect na blending ng snow, di ba? Kahit saang part lang ng mountain. Add ka lang ng pure white sa part na mataas para magmukhang highlights at nasisinaga ng Aurora Borealis. Then, add lang tayo ng konting details sa dagat. Light green lang din para magmukhang reflection ng light sa tubig. Now, gagawa na tayo ng stars or galaxy effects using... Chararan! Toothbrush!
titanium white lang din yung gagamitin natin na color, tapos mix natin ng konting tubig para lumabnaw siya ng konti. Tap natin yung toothbrush, then sprinkle lang natin sa painting. Kahit sa ang part lang din ng sky. Light lang dapat yung pag-sprinkle sa brush para hindi masyadong malalaki yung drops ng paint. At mas mukha siyang stars. And voila! We're done! Now, habang pinapatuyo natin yung painting, let's make the drawing of our two main characters, Ben and Jen. I use Staedler graphite pencils, 8B, 7B, and 6B on 12x16 canson watercolor pad. I use and make my own reference or nag-screenshot ako sa final scene ng movie mismo. Kasi yung mga nakikita kong picture, malalabo at hindi malinaw yung details. And gusto ko, ako mismo yung pipili ng facial expression nilang dalawa sa reference na gagamitin ko sa drawing. And if you want to know some tips on how I draw using graphite and charcoal pencils, meron akong ginawang separate video for this. Hanapin nyo na lang sa mga old videos ko. For now, let's talk about the movie. Hindi ko alam kung mababaw lang talaga yung luha ko or sadyang nakakaiyak talaga yung movie. Meron din kasi mga nagsasabi na hindi naman talaga nakakaiyak. Well, iba-iba naman tayo ng opinions. Pero I wanna share my own thoughts and opinions sa movie. First, one great love. Once in our life, magkakaroon tayo nun. Siya man o hindi yung makakatuluyan natin, well, hindi natin masasabi. Pero mararanasan at mai-experience nating lahat yan. Yung great love na akala mo perfect na, pero marami pa rin palang pwedeng mangyari. Second, imperfections. Well, lahat tayo meron nun. Ika nga, nobody's perfect. Pero sapat na ba yung love mo sa kanya para matanggap lahat ng imperfections niya? Mababaw man or malalim. Third, the breakups. Karamihan sa atin, takot or ayaw ng breakups. Sino ba naman ang hindi, diba? Unless alam nyo parehas na may mali na, give up na. Yung iba kasi parang nanghihinayang na lang sa tagal ng pinagsamahan or pakiramdam nila failure ang pakikipag-break or ma-break ng partners nila. Hindi pa naman ending yon. Minsan, tinatapik lang tayo ng tadhana o ng pagkakataon para makapagpahinga. Fourth, people change. Lahat ng tao nagbabago. Minsan, yung nagpapasayo sa'yo ngayon, bukas hindi na. Yung gusto mo ngayon, bukas iba na. Kaya mo pa rin kaya magstay kahit yung taong minahal mo noon, nag-iba na ngayon. Well, pinapaalala lang siguro ng movie na to na matuto tayong magpahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Hindi natin dapat sila binabaliwala. Ang love, hindi lang laging masaya. Minsan, mapapagod ka. Minsan, susubukin ka ng tadhana, yung love nyo para sa isa't isa. Pero ang mahalaga, magkaintindihan kayo. Maintindihan nyo ang bawat isa. Pahabain ang pasensya, kasi yun ang meaning ng love. Through night and day. Sa movie na to, mismong ako naapektuhan. Naiyak ako sa part na first time nilang magkita after the breakup, yung may sakit na si Jen. Sobrang heartbreaking nung facial reaction ni Ben na sana kung hindi ko siya iniwan, mas naalagaan ko pa sana siya. Then yung mga lines nila sa last scene, nakakaiyak talaga. Pero syempre, as an audience, meron din naman tayong mga complaints sa movie. Para sa akin lang naman to ha, kasi sa tipo ni Ben na boyfriend material na halos buhay niya na si Jen, nakitang kita kung gaano niya kamahal yung tao. Para sa 2 weeks lang na pagsasama nila, dun lang pala matetest yung love niya, sumuko na siya agad. Acceptable pa siguro kung mas maraming scenes silang ipinakita na nakakapagod mahalin si Jen. Parang ambabaw kasi ng breakup, diba? Yun lang naman, then the rest, okay na. At dahil sa movie na to, lahat ata tayo pangarap ng makapunta sa Iceland. Naiyak ka man o hindi sa movie, hindi mo maitatanggi na nagandahan ka sa place, lalo na sa Aurora Borealis.
And we're done with the drawing. So, gugupitin na natin siya para maikabit na natin dun sa ginawa nating background, yung Iceland, Northern Lights, or Aurora Borealis. So, ito na yung pinaint natin kanina. Medyo basa-basa pa siya, pero keri na yan. At ito na yung kinutouts natin na drawing. Nilagyan ko na rin siya ng double-sided tape sa likod para maidikit natin. And here, so, ginawa nating background yung pinaint natin kanina. That's it! Here's our finished product. Hope you like it! And that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo at sana nag-enjoy kayo sa video na to. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please pindutin nyo na yung subscribe button dyan at yung notification bell para nanonotify kayo whenever I uploaded a new video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!